Hello everyone, welcome back sa ating vlog. So today is Saturday dito sa amin and alas 10 na ng gabi. Ano lang, gusto ko lang kayong i-update doon sa presyo ng mga bahay dito sa Calgary, no? Kasi di ba nung May 26, nakakuha kami ng bahay, di ba, possession namin. Tapos ngayon ay June 17, guys, and nabenta yung katabi naming bahay. Alam niyo kung magkano? $385,000 Canadian dollars. So, nilista nila siya, guys, ng kano ba nila lista? 359 yata or 358. Tapos nabenta siya ng $385,000. So, kung titingnan niyo, guys, yung difference, ang laki nung difference nung pagkakuha namin tsaka nung nabenta nung kanila. Kasi yung sa amin 342 lang. Ang difference lang, yung basement nun fully furnished na. Sa amin hindi pa. Pero kung i-account mo yung pag-furnish ng basement namin, kasi di ba, magkano binigay sa atin? 20,000, no? So additional 20,000. So total price nung sa amin pag na-develop yung basement, papatak din na 362. Still, substantial pa rin yung increase na 385. Ganon kahat yung market ngayon, guys. Kaya we're so happy ni Diane na maaga namin nakuha yung sa amin kasi hindi pa siya ganun kataas. Although mataas na siya as compared sa last year prices, pero still, na-timingan namin yung hindi pa sobrang taas na taas. Kasi guys, ano, dalawa na yung nabenta dito sa tabi namin na malapit sa amin. Yung isa nabenta ng 355 ata or 360,000. Yun, parehas na parehas kami. And mas okay pa ngayon sa amin kasi merong ensuite. Yun kasi parang 3 beds tapos 1.5 bath. Yung amin kasi 3 beds, 2.5 bath. So yun lang, market update lang dito sa Calgary, sa rental. Ngayon lang kami makakapaglaro ni Diane kasi walang mga bata. Kami naman ang mga bata ngayon. Lamig. Ay, ang lamig. Rintok ang lamig. Nilamig na kami. Ano kasi ngayon, parang plus 10 ata yung weather. Kira nyo guys, alas G's. Ganyan pa rin yung araw dito sa amin. Wala lang araw actually, lumubog na, pero maliwanag pa rin. Maya-maya pa to, mga 10:15 siguro magpipitch dark or magpipitch black. Pero guys, pag ano to, pag patak ng July, yan, sobrang taas pa ng araw ng alas 10. Siguro mga 11 na yung bababa yung ano or magdidilim. Ah, alamig, alamig. Pasok lang at sa pahay. Lamig. Ayan si Diane. Lamig na lamig yan. Ito pala guys, hindi ko alam kung pwede sa front door. Pero nilagyan ko ng screen. Kasi ano, tawag dito? Pumapasok yung langaw. Tsaka mga insekto kapag walang ganito. So yan guys, andito na kami sa loob ni Diane. Kasi ang lamig sa labas guys, sobra. Ayan o. Oh. Dito namin nilagay yung couch namin. So, nakatalikod kami doon sa ano, sa bintaan. Bintana namin. Ganyan itsura guys. So, di ba? Ngayon, yung ginagawa ko na lang ngayon guys, ano? Nagre-review ako for CPA, ayan oh. Ah, makita niyo. CPA Canada. So, yan. Nire-review ko yung standards. Ito income tax yung ginagawa ko ngayon eh. Income tax. Kasi malapit na yung exam ko for CPA sa ano na, sa 29 yung exam. So today is 17. Meron na lang akong few days, parang 1 week and a half, something. CPA? CPA Core 1. Kasi pala, ilawin mo, baka kala nila bored na. Hindi pa. Kasi pala guys, dito sa Canada no, kung gusto nyo maging CPA, madami pa kayong dadaanan. So una yung CPA prep, tapos pangalawa CPA pep, which is yung tinitake ko ngayon. Itong CPA prep, merong 6 modules, tapos each module may exam. Then after that, doon mo palang ititake yung parang pinaka board exam or yung final exam kung tawagin, CP. So yan, yan lang, in-update ko lang kayo doon sa presyo ng bahay dito na. Kasi madami nagsasabi sa akin na wrong timing daw yung pagpasok namin. Pero kasi nga, sabi ng realtor namin guys, ano, ang the best daw na pagbili ng bahay or yung best price na makikita mo is 5 years ago. So, yun guys. Which is 3 years.
At saka hindi na tayo makakabalik ng 5 years. Kaya diba? So ang sabi niya sa akin, every year, yun yung sagot. Ang best time bumili ng bahay is 5 years ago. So yung time na ngayon, 5 years from now, this will be the best time to buy a house or to buy a property. Parang ganun yung rational nung mindset niya. Pero anyway guys, ano naman, hindi naman talaga namin super ni-rush yung pagbili ng bahay. Madami talaga kaming kinonsider din dito. And yun nga, sabi ko, supposed to be, yun dapat yung next na upload natin. Pero yun nga, nagulat ako sa presyo nung katabi naming bahay kanina. Kasi parang nag-subscribe ako doon sa listing. Eh, nung nabenta, nakita ko. Sabi ko, wow, 385. Kaya sabi ko, sobrang naman pala ng tinaas. Kasi wala pang ano guys, wala pang 1 month, di ba? Na nandito kami. Kung gusto namin ibenta, nag-gain na kami ng 200,000. Mahigit. Eh, 200,000, 20,000 Canadian dollars mahigit na ang gain namin. Pero kasi, pag ikakancel namin yung mortgage namin, babayaran namin yung interest, number one. Magkano din yung 13,000 or 14,000. Pag binenta namin, babayaran din namin yung seller's agent tsaka buyer's agent. So, mapupunta lang lahat doon. Bakit yung ibibenta in the first place? Hindi, ano lang. Hypothetical lang. Na ano. Pero anyway guys, yun. Very hot yung market ngayon kasi ang sabi sa akin, they expect na tumaas pa dahil nga sa low of supply and demand, di ba? Alam niyo naman guys, ang Canada, napaka-hot ngayon ng Canada for immigrants. Alam naman natin lahat yan. So, kaya nga madaming pupunta dito. May mga refugees, international students, lalo international students, ang dami. Mga visitor visas na pumupunta dito, tapos nagko-convert ng work permit. Mga work permit na pumunta dito, ang dami. Mga permanent residents na PPR, ang dami. So, ang daming bugso ng tao na gustong pumunta ng Canada, pero konti yung bahay na nabibuild. Kumbaga, hindi enough yung supply para sa bahay. Kaya sobrang taas ng presyo ng mga bahay dito. And isang factor din daw, kaya tumataas yung prices dito sa Alberta, it's because of province relocation. Kasi madami daw taga Ontario, taga British Columbia na pumupunta dito sa Calgary or sa Alberta kasi mas mura nga yung housing so far. Kasi may nagchat yung boss ko dati sa Pinas kasi yung kilala niya nandito sa Surrey, British Columbia, and binibenta yung bahay or yung townhouse, parang 3 beds 2 bath yung townhouse, 1200 square feet. Mas old siya kumpara dito sa nakuha namin. And alam niyo kung magkano nila binibenta? 699,000 Canadian dollars. So, tingnan nyo na lang guys, no? Parang sabihin mo na same ng area or square footage dito sa amin, Surrey, British Columbia, 699, dito sa amin 385. So, kung talagang gusto mong bumili ng bahay, dito baka pumunta siguro sa ano, sa mga mas mura ang bahay. Kasi pag doon, wala na, yung 699, malaking bahay na yun dito, parang single detached na sobrang luwang. Pero anyway, kanya-kanyang trip yan, di ba? Wala namang basagan ng trip. Sa amin kasi talagang dito pinili namin. Tsaka sa mga gustong mag-migrate dito sa Canada or mag-international student and gusto nyo na talagang mag-settle din dito later on, i-consider nyo din yung presyo ng bahay. Kasi, for example nga, kung dun kayo sa Surrey, like, yung townhouse na ganito, makukuha nyo ng 699. Pero pag dito kayo sa Calgary, makukuha nyo ng 385, which is yung current market price ngayon dito sa amin. Pero hindi naman ganun guys, no? Na lahat ng townhouse 385 or sa BC lahat ng townhouse 699. Nagkataon lang siguro, depende siguro. Baka naman prime location yung binibenta sa Surrey. Eh, hindi ko naman alam kung anong market sa Surrey, di ba? Pero anyway, in general, talaga mas mahal sa BC. At least sa Vancouver, ah. Medyo oily yung buhok namin kasi ano... Nagpamasash kami kanina. Ang mahal ng massage ko. Ay, may problema yung massage ko kanina, di ba? Kasi guys, ang massage talaga namin dapat 90 minutes. Pero si Dayan nata, hindi sila nagkaintindihan nung ano, nung nag-massage. Ano ba tinanong ka ba niya kung 60 minutes or 90 minutes? Ang dinig ko siguro. Ang dinig ko siguro 90. Umuo ka na lang. Ang sinabi niya 60. So instead of 90, naging 60 minutes ka lang. Yun. So 60 minutes lang yung massage niya ako, 90 minutes. So inantay niya ako doon sa labas matapos. And pala guys, mahal talaga ang ano dito, ang pamasahe. Kasi for example sa akin, 150 yung 90 minutes na Thai massage.
So kung ko-convert mo yun sa Pinas, 150, 40, 6,000, 7,000, 6,500, mga ganun na. Pero ang kagandaan guys, pag meron kayong insurance and mako-cover naman yun, normally kino-cover talaga yung massage. And ang sa amin, kay Dayan, covered 80% up to $300, diba, per year. Yung sa akin diba 500? Din, 500 ba? Hindi ko sure. Nakalimutan ko na, basta may limit-limit yun eh, parang bibigyan kanila for chiropractor, ganitong limit, for massage, ganitong limit, for whatsoever, psycho, whatever, basta yun. Ano psycho, physio? Physio pala. Basta yun. Basta may mga limit-limits yun, depende sa plan na makuha ninyo or sa insurance na ibibigay ng company nyo. Pero sa amin kasi, dalawa insurance namin. Isa kay Dayan, isa sa akin. So, bale, ang ginamit namin kanina is yung insurance ni Dayan. So, 80% yun. So, binayaran lang namin kanina, dalawa kami $50. Tapos, ang gagawin ko sa $50, i-claim ko yun dun sa insurance ko naman para technically wala kaming babayaran. Kasi meron din akong insurance dun sa MNP and maganda-ganda rin yung benefits. Kaya, yun. Anyway, yun lang. Sabi ko lang, kaya ano, pag pumunta kayo dito sa Canada, number one na kukunin yung insurance kasi dental. True. Mahal ang dental. Yeah. Dental, hindi kasama yan doon sa provincial health ng Alberta. So kasama sa mga bata ata. So 18 years old below yata, oh. Tsaka 65 above, something, or 60 above. Basta yan. Basta may limit. Pag general age na gaya natin, working age, hindi siya kasama sa dental. So kung gusto mo magpa-cleaning, $300 ata or 200 something. Hindi ko sure. Hindi ko sure. Pero anyway, mas mahal ang ano. Pero kapag meron ka insurance, 80% ang covered nun. Depende na lang sa policy niyo. So anyway guys, yun lang muna. Next video natin, pag-uusapan natin kung bakit kami bumili ng bahay at hindi na lang kami nag-keep na magrenta. And sa mga susunod, pag-uusapan din natin kung ano yung risk ng pagkuha ng bahay kahit hindi ka pa PR, nang hindi ka pa PR pala. So yan guys, kung may gusto rin kayo palang ipauna, anong mas gusto nyo mauna dun sa dalawa, or kung meron kayong specific na gustong itanong about sa pagkuha ng bahay dito sa Canada, and yun, sa mag-comment lang kayo dyan sa baba guys. Anyway, andito lang naman kami. And nagbabasa kami ng comments nyo. Minsan lang kasi hindi kami nakakapag-reply kasi nga, ayan o. Oh. Ayan. Mahaba-haba pa yung ano. Yan ang salarin guys. Yan ang salarin. Kasi every week meron kaming dalawang cases. Tapos multiple choice. Tapos 5 to 10 chapters na binabasa. Kaya sobrang busy. Anyway, yun lang for today's video guys. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Drace Canada Vlog. And this is... Ayan guys, oh, maliwanag pa rin sa labas. Anong oras na ba? 10:13 na. 10:13. See you sa next vlog guys. Bye-bye. Bye.